Posibilidad na mayroon ba talagang immortality? Tara, ating alamin. Isang scientist ang nakakadiskubre ng bakterya na may 3.5 milyon taon nang nabubuhay sa mundo. At di umano'y ininject niya ito sa sarili pagkatapos niya itong mapag-aralan. Bakit niya kaya ito nagawa at ano ang naging epekto sa kanya nito? May ilan-ilan sa atin ang naghahanap kung mayroon ba talagang maalamat na fountain of youth mula pa noong unang panahon. Yun bang tipong di ka natatanda o ika nga'y tinatawag nating immortality? Yung nababasa lang natin sa mga libro at napapanood lang natin sa mga fantasy o fiction movies. Ang nakadiskubre nito ay si Dr. Anatoly Butskov, isang dalubhasang siyentipikong Ruso at naniniwala siyang nasa labas lamang daw ito. Nasa tingin niya ay natagpuan niya sa bakteriyang may 3.5 milyon taong gulang na. Nadiskubre niya ito noong taong 2009 at hanggang ngayon ay masusi pa din niyang pinag-aaralan. Si Dr. Anatoly Butskov ay isang soft-spoken guy at siya ang kauna-unahang nag-inject ng bakterya sa sarili after niya itong matagpuan sa napakalamig na lugar. Ayon sa interview ng Vice sa kanya noong Oktubre, si Dr. Butskov, kung saan kilala rin bilang isang geocryologist na kasalukuyang nakabase sa Moscow State University, sinabi sa kanyang panayam na after daw mag-inject ng nasabing bakterya sa kanyang katawan ay di umano gumanda ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan, sinabi pa niya na mas malusog at bihira na lang siyang mapagod kumpara nung dati. Bukod pa dyan, nakakapagtrabaho din siya ng mas matagal. Ang kanyang pinakatanyag din na sinabi ay hindi siya kailanman nagkaroon ng trangkaso sa loob ng 2 taon mula nang ininject niya ito. Ang bakterya na kanyang pinag-aaralan at ating pag-uusapan ay kilala sa tawag na Bacillus F. Nakuha niya daw ito mula sa Mammoth Mountain sa hilagang Siberian na rehiyon ng Yakutsk, kung saan ito daw ay naka-frozen. Kaagad naman siyang namangha na kahit sa kabila ng kasalukuyang kondisyon ay buhay pa din ang bakteriyang ito. Naniniwala si Dr. Butskov na ang bakterya na ito ay hindi lamang naipreserba para sa kasalukuyang milenya, ngunit talagang nabuhay kahit sa ilalim ng mga matinding kondisyon sa lugar. Ayon pa kay Dr. Butskov, ang Bacillus F bakterya ay may mekanismo na nagpapatatag upang mabuhay ito ng matagal sa ilalim ng yelo, at ang parehong mekanismo ay maaari daw magamit upang mapalawak pa ang buhay ng tao. Sinampol din niya ito sa mga daga at sa kanyang mga pagsusuri, sinabi ni Dr. Butskov na pinapayagan ng nasabing bakterya ang mga daga na mabuhay ng mas matagal, at kahit na ito'y matanda na ay nakakaanak pa din ang mga nasabing daga kumpara sa normal. Ang mga langaw ay nakaranas din daw ng positibong epekto mula sa pagkaka-expose nito sa bakterya. Kahit siya ay nag-inject na din sa sarili, at bakit niya ito nagawa? Ang sabi niya, "I was just curious," kaya niya ininject ang bakterya sa kanyang katawan, kung saan nga mas lalo pang gumanda ang kanyang pakiramdam at mas energetic pa siya kumpara nung dati. Sabi pa niya, "Everything around it will live longer daw." Isa pang halimbawa niya ay yung mga pananim nga doon na na-exposed sa Bacillus F bakterya ay mabilis na tumutubo at mas lumalaban sa matinding hamog ng yelo. Pati daw yung mga taong naninirahan sa Yokota region ay mas mahaba ang buhay kaysa sa normal na tao. At dahil daw ito sa Bacillus F na naka-infiltrate o nakahalo sa kanilang water supply. Ngunit sa kasalukuyang panahon, hindi pa din niya alam kung ano ba talaga ang eksaktong mekanismo ng bakteriyang ito. Gayunpaman, medyo bago pa rin itong aming natuklasan. Sa ngayon,
si Dr. Brutskov at ang kanyang mga kasamahan ay nakasunod sa DNA ng bakteriyang ito, kung saan pinag-aaralan nila ito ng mabuti at kung papaano nila aalamin kung alin ba talaga sa mga genes ng bakterya ang gumagawa nito, kaya hindi ito napipinsala o namamatay. Ito ay isang komplikadong tanong, mas komplikado pa sa pag-identify sa mga genes na nagdudulot ng kanser, sabi niya. Ang ganitong sinaunang mga bakterya ay talaga namang incredibly complex o sobrang komplikado. Ito kasi ay may daan-daang genes na naka-encode at napakahirap daw nito i-decode dahil maaaring aabutin pa ng ilang buwan o taon. Ang paniniwala ni Dr. Brutskov na ang mga sinaunang bakterya daw ay maaaring may hawak o posibleng susi sa kawalang kamatayan. Ika nga'y immortality. Sa tingin nyo kaya, posible na ba tayong mabuhay ng ilang daang taon? O di naman kaya'y libu-libong taon pagkatapos nila ito ma-decode at malaman ang mekanismo ng bakterya? Kung matuklasan man, gugustuhin mo bang mabuhay ng ganun katagal? Maraming salamat po sa panonood. Stay tuned lang sa ating channel para updated kayo sa bagong videos. Hit nyo na din ang like and subscribe button at mag-comment na din kayo tungkol sa inyong suggestion o palagay sa ating kwento. Magkita-kita ulit tayo sa next kwentuhan natin. Hanggang sa susunod, kaibigan.